Ayun na nga mga kabubog, magandang araw sa inyo. Welcome po muli sa aking channel. Sa araw na ito ay muli ko kayong tuturuan ng mga pamamaraan, teknik sa aking ginagawang mga pagbabaklas. Una ko pong ituturo sa inyo ay ang pagbabaklas ng tinatawag na buha ng motor. Mga kabubog, iba ito kaysa dun sa una kong binaklas. Ano po? Ito ay may mga namamagnet dito, may mga bakal dito. No, tsaka mas heavy duty ang kanyang buha. Yan. Ituturo ko sa inyo yan kung paano baklasin. Ganun din ho ito. Ito ho kasi sinasama lang sa bakal. No? Kasi may namamagnet dito, may bakal. Tapos ito, kailangan tanggalin. So, mahirap tanggalin kung hindi natin alam ang mga pamamaraan ng pagtatanggal. Ano? Lalo na sa mga baguhan. Ganun din ho itong kwan. Ito naman ho, ano ba tawag dito? Mahiwagang ilaw ho ito. Ngayon, ito ho parang nadaya ho ako nung kuwan nagbenta eh. Nabili ko ito ho sa presyong bakal eh. Parang pinalusot nila. Ngayon, ang ginawa ko, parang nagkaroon ako ng kuwan na baka ako stainless o kaya tansun dilaw. Kiniskis ko ho. Ayan. So, ayan o, tansun dilaw ho. Ayan. Ngayon, ito ho eh, siguro mga mahigit siyang kilo, nagkakahalaga ng 10 piso. So, pag ho ito yung nabaklas ko, makakuha ko ng mga mahigit siyang kilo dito, siguro nasa 150 ang halaga nito sa bintahan. No? Kaya nakalusot ho, sinama nila sa bakal. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano babaklasin. Ayan. Sige o. Ayan mga kabubog, ang unang gagawin natin dito ay gagrinderin natin to. Kailangan na may grinder tayo. Ano ho? Panoorin nyo ho. Ayan, naputol na ho natin, no? So, tanggalin na natin yung mga kuwan. Rayos na naputol. Yan mga kabubog, na tanggal na ho natin, ano? Ito, may bearing pa dito. Tapos ito, may mga bakal pa. Ang gagawin natin dyan, patatamaan natin yan ng grinder dito. Tapos dito, gigitlingan laan natin, tapos hatawin na natin. So, panoorin nyo po. Yan nga mga kabubog oh. Ayan, natanggal na ho yung bakal. So, ganun lang ho kasimple. Pinatamaan lang natin dito ng kaunti. Dito. Pag ganun. Oh, kaunting patama lang ho ng grinder. Tanggal na ho. Ayan, ganun lang ho. So, yan na nga mga kabubog, natapos na. Ayan o. So, kita nyo naman ang bakas ng grinder, ano. Hindi na kailangan masyadong malalim, patama lang kasi manipis naman eh. Ayan o, tanggal na. Ngayon, ang susunod nating kukan, ito may bearing pa. May bearing, tapos namamagnito. So, hataw-hatawin lang natin yung palabas para lumabas. Ayan na nga mga kabubog, ano. Tinatanggal na nga natin yung kwan, yung bearing niya. So, kabila. Ngayon mga kabubog,
pagka hindi nyo alam ang technique dito, hindi nyo matatanggal ang bearing. Kinakailangan yung spacer niya sa loob. Yun ang papatamaan nyo para lumabas siya. Yun. Yun yung nasa loob na spacer. Kailangan nyo ng patatamaan nyo para lumabas siya. So, yan. Yung mga ganyang ihe. Yan. Kinakailangan. Yan. Yan. Pasasabitin nyo. Sasabitin nyo yan. Tapos, pukpukin nyo ng ubod lakas para bigla siyang labas. Yan. So, yan mga kabubugo, lumabas na. So, yan yung spacer niya, haba. Oh. Yan. So, kabila na lang mga kabubug. So, wala na. So, magditin natin. Ayan, pinadaanan ko ng grinder para malaman ko kung gaano kakapal yung bakal niya. So may nakabalot lang pala na ganun. Kadubli siya. Meron pa sa loob. May namamagnet pa sa loob. Magnet o. Oy! Oy, bibili daw ba kayo ng isda? Meron. O, may wagang munggo daw, baka meron. Gra. Ito nga mga kabubog at natapos na natin baklasin. So ginuwitan na natin ang grinder, apat na padaan ano, at manipis lang naman yung kwa niya, yung busing niya. So wala nang namamagnet. Okay. So yan na nga mga kabubog, ito na. Ito lang kukunin natin. Ito namamagnet. Namamagnet. So kailangan niyan, hindi mamamagnet, no. So ang gagawin natin dito, hahatawin natin dito. Dito. Ayun. So yan na nga mga kabubog, oh. Tanggal na natin yung bakal niya. Yan yung namamagnet. Mga kabubog. So, ang kailangan natin ito na lang. So, kailangan dito, meron kang mga gantong itak, yung ika nga ipatapon na. So, hinasa natin. So, tatab-tabi natin yan. So, ayos na mga kabubog. Tanggal na. Okay na yan. Pasok na sa aluminium yan. Yan lang kasimple mga kabubog.
So, dito na tayo mga kabubog. Ayan. Lahat ng namamagnet, tatanggalin natin. Ayan, lahat ng namamagnet. So, ibig sabihin, namamagnet, bakal yun. Mga kabubog, tapos na ho tayong magbaklas at natanggal na ho natin yung may mga namamagnet, no? So, purong tanson dilaw na ho. Ngayon, kikiluhin naman ho natin upang malaman natin kung ilang kilong tanson dilaw ang ating nakuha. So, 1.3 na tanson dilaw, ano ho. So, kanong kinita natin doon, no? So, ito pa. Alum. Tingnan mo nga. 2 kilo. Yan, mga kabubog. So, wala pa hong isang oras nating binaklas yan, mga kabubog. Ano? Habang yung aking mga kasama, ngayon pa lang sila nagsisipaghanda. Ako, kumita na ho ng pambili ng kalahating kilong bigas at 1/4 na toyo. So, meron na po tayong ipang-aalmusal. Gawa ng wala pa ho tayong almusal. So, ibebenta na natin yan. Makabili na ng pambili ng kalahating kilong bigas at 1/4 na toyo. So, ang kailangan na lang ho natin ay pananghalian. So, gagawa na tayo ng paraan. Hahanap pa tayo ng ibang mababaklas pa. Para sabi nga hindi sayang ang ating oras. Ano? Ayun, kung bago lang ho kayo sa channel na ito, ay paki-subscribe lang po at click the bell button. At dun sa mga marami na pong nalalaman, suporta na lang po, paki-share na lang po. No, sa mga baguhan, ay patuloy lang ho kayo sumubaybay. At sa gustong magpa-shoutout po, mag-message lang po kayo sa akin. At yung ganun din po, mag-message po kayo kung ano ang gusto nating i-vlog, ano. Ang gusto nating talakayin sa vlog na ito. Para lalo pa po tayong ganahan sa pagpa-vlog. Ayun. Maraming salamat ho at tapos na ho ang video ito. Magandang araw ho sa lahat ng sumusubaybay at nanonood. Paalam na ho.